Maglakta yung lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ng nagirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanait sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumain ng lahat. At sumairi. Maligayang paglalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Inaalala natin ngayon ang pagdiriwang para kay San Isidro Labrador, isang magsasaka, isang modelo sa buhay, panalangin at pag-aalay ng mga ginagawa sa araw-araw. Ating ngayon ihanda ang ating sarili para sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala na isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila sa ng Espiritu sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nasisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa goyo'y mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpahayag ng kanyang kagandahang loob. Siyang makapagpatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinahangad
ang pilak, ginto, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal, ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanangalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana iyong ipadama ang taglay mong kalakasan. Ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem, sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga hakarian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy, maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang malakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siyang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Amang Dios ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang maputing balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangit at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang isang napahamak.
liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa inyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuputan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At ang alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Kapag mayroong taong nagmamahal sa atin, natural, ang ating tugon ay pagmamahal din. Punong-puno siya ng pag-iingat sa atin, kaya naman nandun kagad yung ating bonding at close connection sa Kanya. Sa ating unang pagbasa, si Pablo ay pagkatapos niya ng 3 taong pamamalagi sa Epeso, papaalis na siya. At pakinggan natin yung huling talata bago siya umalis. Ang sabi dito, pagkatapos magbilin ni Pablo sa mga taga-Epeso, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama sila, kasama ng sambayanan. Ano ang reaksyon ng mga tao? Silang lahat ay umiiyak at hinadkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Nakakatuwa, no? Taong-tao. Si Pablo, alam natin, ang kanyang pangalan nung una ay si Saul, tagapagpusig ng simbahan. Nanguna sa pagpatay kay San Esteban, punong-puno ng pagmamahal sa Diyos. Pero siya ay nabubulagan noon dahil sa kanya, kailangan matupad ang kasulatan. Hindi niya pakilala ang Panginoon. Kaya naman sa kanyang paglalakbay sa Damasco, nakasalubong niya ang Panginoon sa isang pangitain, Saul, Saul, bakit mo ako tinutuligsa? Sino ka, Panginoon? Akong si Jesus na iyong pinutuligsa. Nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. Kaya naman, yung kanyang energy na ginagamit bilang pagtuligsa sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, ginamit din siya ng Panginoon upang ipahayag ang mabuting balita. Kaya naman, kung meron tayong 27 books sa Bagong Tipan, 13 doon ay binibigay na sinulat ni Pablo. Halos kalahati. So ganun siya kasigasig upang ipangaral ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pagkaraniwan, kapag siyempre aalis siya o tayo, anong sasabihin natin sa ating mga lilisanan? Mag-ingat kayo, ha? Kumbaga, punong-puno ng pagbibilin. At ganun din si Pablo. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan
ng kanyang sariling anak. So ganun po kasigasig si Pablo bilang lingkod ng Panginoong Hesukristo. Sa ating ebanghelyo naman, kung si Jesus ay kumbaga nananalangin din para sa atin, nananalangin siya para din sa bawat isa sa atin. Ang kanyang panalangin, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang binigay mo sa akin upang sila'y maging isa kung paanong tayo'y iisa. Opo mga kapatid, napapaligiran tayo ng mga banal na nagmamahal sa atin. Kaya nga, kung tayo'y nakaramdam ng pag-isa, pumasok lang tayo sa simbahan, magtahimik, manalangin, maramdaman natin tayo'y kasama ng mga banal na nananalangin sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay kapistahan ni San Isidro Labrador, isang magsasaka. May asawa, pero sa kanyang pagsasaka, ano ang kanyang ginagawang unang-una? Maaga pa maglalakad na siya patungo sa simbahan. Patungo sa simbahan. Kasi alam niya, ang pinagmumulan ng biyaya ay ang Panginoong Diyos. Mayroong isang kwento na mayroong siyang kasama na nainggit sa kanya na sinasabi na late daw siya sa kanyang trabaho kasi nga nagsisimba pa. Isinumbong siya sa may-ari ng kanilang sakahan. Pumunta yung may-ari ng sakahan sa lupain. Wala pa nga si San Isidro pero merong nagtatrabaho na kumbaga ay nag-aararo na. Merong dalawang anghel na nag-aararo doon sa sakahan na sinasaka ni San Isidro. Kaya naman nagagawa na mainam ni San Isidro ang buhay panalangin at buhay gawain araw-araw. Siya ang modelo na sinusundan ng marami sa inyo. Di po ba? Papasok pa kayo sa trabaho, nagsisimba muna. Kumbaga, dala-dala ang lakas na nakuha natin sa Panginoon. Opo mga kapatid, tayo'y napapalibutan ng mga banal. Kaya naman, ang ating pamumuhay araw-araw ay nagsasabi na dapat nating hanapin ang kaharian ng Diyos. Araw-araw. At ganun din, bago natin gawin ang ating mga gawain, lagi dapat magkasama ang buhay panalangin at buhay paggawa. Hindi ito magkahiwalay. Hindi natin pwedeng sabihin, ay busy ako, saka na ako magdadasal, magsisimba. Hindi. Kumbaga, kapag ang cellphone natin ay low bat o empty bat, ano ang kailangan gawin? Mag-recharge. Mag-recharge. Kasi ang cellphone na puno ng signal, load, pero wala namang baterya, walang energy, useless. Tayo yung baterya ng cellphone. Kailangan natin lagi mag-recharge para meron tayong panibagong energy. At ito ang nangyayari sa ating buhay panalangin. At ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo sa atin, pagkakaisa. Pagbibigayan ng pagmamahal sa bawat isa, pagbibigay ng concern sa mga nakakasalubuha nating tao. Mga kapatid, opo, ang mga banal nag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang pamayanan. Pero ito ay nakuha lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Dito sa bandang huli, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamagitan
ng katotohanan. Alam ko pong maraming mga magulang dito, nabubuhay kayo, nagtatrabaho para sa inyong mga anak. Amen? Inyong itinatalaga, inaalagaan ang inyong mga anak o ang inyong mga nasasakupan. Ipinagkakaloob ninyo ang inyong buhay para sa kanila. Pero ang ating modelo ay ang ating Panginoong Hesukristo, ang Puong Nazareno, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang mga banal na ating nakikita sa mga imahen, nagpapaalala sila. Karapat-dapat paglingkuran ang Panginoon na nagmahal unang-una sa bawat isa sa atin. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Tinatawagan tayo ng katotohanang ito upang manalangin para sa lahat ng tao, kaisa ni Kristo, na hindi nagnanais na may maligaw ng landas. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan at sa pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong tapat sa pananampalataya, naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga matatanda, mga nangungulila, mga may kapansanan at may sakit, naway magtiwala sa Diyos na nagpapalakas sa kanila sa pamamagitan ng init ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga yumao, naway mabuhay ng walang hanggan kasama ng Diyos ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isa, nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin. Tanggapin mo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagtiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuhang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang.
puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Kayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro, ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw, ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang buwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo. Kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay makagaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaw ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang mga kalugda ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Bring Maria na ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Isidro Labrador, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo.
Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isugo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa magsalo tayong masaya sa kabutihan.
mas kong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawag umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maling na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan ng bindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhan ka namin.
Papa, 7 to 8. Tapos 8 to 9 ako. Parang kailangan ako.